Hello! Good morning! I am JP and welcome ulit sa ating Theories of Personality series. Ngayon naman pag-uusapan natin ang isa sa mga pinaka-philosophical na theories na si Rollo May at ang kanyang theory na tinawag niyang existential psychology. Very excited ako sa lesson na to, so let's start and roll the intro! So, umpisa natin sa pamilya ni Rollo May. So, ang pamilya ni Rollo May is not that interested sa education. In fact, nung nagkaroon ng psychotic breakdown yung kanyang sister, sabi nung tatay niya, dahil yan sa pag-school ninyo, kaya yan, nangyari na sa atin nyo. So, pero syempre, di niya naman sinabing ganun dahil hindi naman Pilipino si tatay ni Rollo May. Kasi pag Pilipino yan, ang sasabihin niya, anak, ang tanging may pamamana ko sa'yo ay edukasyon na kailanman ay hindi pwedeng nakawin ng sino man. Diba ganyan yung mga galawan ng mga parents sa Philippines? Kaya yung may ibang estudyante sa Pilipinas, yun, magkakaroon ng mga kanya-kanya nilang breakdown. So anyway, needless to say, ayaw na ayaw ni Rollo May ang kanyang family to the point na lumayas siya. No? Ginaya niya si Eric Erickson sa kanyang soul searching, although mas maikli lang ang kay Rollo May kasi 3 years lang. And after niya dun sa kanyang gap year na 3 years, nag-apply siya as a teacher sa isang university. And then dun niya nakilala si Alfred Adler dahil nag-a-attend siya sa mga seminars niya, no? About psychology of course. And then from then on, na-inspire si Rollo May na pag-aralan pa ang mga human beings. So, ang ginawa niya is pumasok siya sa isang seminaryo para mag-aral ng philosophy. And sa pag-aaral niya ng philosophy is na-encounter niya ang mga works ni Soren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche, at saka ni Martin Heidegger. Na itong tatlong ito, ito yung mga nagpauso ng tinatawag nating existential philosophy. Na naging foundation ng theory ni Rollo May na tinawag niyang existential psychology. Kaya naman, bago natin pag-usapan yung existential psychology, pag-usapan muna natin kung ano nga ba yung existentialism. So, ang basic assumption ng existentialism is existence precedes essence. So, anong ibig sabihin nito? So, existence means being or becoming, no? Parang meron siyang movement. And then, essence naman implies static or being immutable, immutable substance. So, it helps, di ba? Joke lang. So, it doesn't help in explaining what it means. So, gawan na lang natin sila ng example. So, remember Sigmund Freud? So, ayan, nandiyan Sigmund Freud, lalabas siya dyan. Sabi ni Sigmund Freud, ang mga tao daw or yung mga humans is may inherent needs and drives na siyang nag-i-influence kung ano yung magiging behavior ng tao. So in short, meron tayong essence, meron tayong needs and drives, and then these needs and drives will influence on how we will become or how we will do as a person. So in this example, essence precedes existence. But sabi ng mga existentialist bros natin, baligtad daw dapat. Ang sabi nila, existence precedes essence. Meaning, yung mga ginagawa natin sa buhay, yung mga choices na ginagawa natin araw-araw, is yun ang magde-define kung sino tayo. So, ano yung implication ng assumption na to? First implication nito is we are responsible about our lives, about our personality. Meaning, tayo ang namimili kung ano ang magiging personality natin. And dahil tayo ang namimili, tayo ang responsibilidad dito, hindi natin pwedeng sisihin ang society, ang mga teachers, ang mga parents, God or devil sa magiging personality natin. Kung anong ginagawa natin, yun tayo. That is our own responsibility. Walang sisihan. So, nare-recognize din ng mga existentialist na ang mga tao nabubuhay sila sa kanilang mga sariling mundo. Tinawag itong Dasein ng mga existentialist or being in the world. So, magkakahabikit yan pertaining that we as a person exist in the world. And ang existence natin sa world na to is may tatlong modes. So, first mode is yung tinatawag nilang umwelt or ang relationship natin with the real world, with nature. And then, meron din tayong midwelt na tumutukoy sa relationship natin with other people. And then lastly, meron din tayong eigenwelt na tumutukoy sa relationship natin with our self. So ideally, dapat daw ang tao is nabubuhay sa tatlong modes na yon kasi kapag na-alienate ka sa isa or lahat ng modes of being na yon is magkakaroon tayo ng anxiety. This is almost the same sa concept ng Eric from the being torn away from our union with other people and with nature. Diba? So may alienation na nagaganap. Due to the modernization, capitalism, and whatnot. Diba? It all interconnects.
And same with the concept of from, eh, ang awareness natin sa existence natin ay may kaakibit din na awareness na may possibility na hindi tayo mag-exist or di tayo nag-exist, which is also known as non-being. So kung ang dasay na ay nag-i-imply nag-existence natin sa world, ang non-being naman is nag-i-imply na mawawala tayo sa mundong kinagagalawan natin. Magkambal yung mga yan. Death is the obvious path to non-being. Pero according sa mga existentialist, eh, hindi lang yun yung path papunta sa non-being. Marami pang iba. Yun nga, na-mention kanina na kapag na-alienate ka masyado sa umwelt, midwelt, tsaka alienwelt mo, it is basically saying you're not being in the world. So therefore, you are non-being na. Okay? So according sa mga existentialist, mas nagiging meaningful daw ang buhay natin kapag na-confront na natin ng idea or ang possibility ng death. Which is, by the way, 100% possibility na mamamatay tayo. So ang sabi nga ni May, basahin ko, death is the fact of my life, which is not relative but absolute. And my awareness of this gives my existence and what I do each hour an absolute quality. So in other words, mas gumaganda ang buhay niya kapag naiisip niya yung death. On the other hand, kapag dininay natin yung possibility of non-being, eh nagkakaroon tayo ng anxiety. And having this anxiety, of course, magiging tayong defensive sa buhay-buhay natin. And sa pagiging defensive natin is nalilimitahan yung mga na-experience natin sa buhay. Kasi naman, ang ginagawa ng mga taong takot sa kamatayan, eh, dinedeny nila yung kanilang self-awareness. So, kumbaga, dahil may awareness na someday you will die, ang gagawin mo na lang is i-dim mo yung awareness na yun para hindi mo na makita or makasalamuha yung idea na someday we're going to die. So, in short, we are dimming our consciousness. And as a result, eh, nagkakaroon tayo ng feelings of despair and emptiness kapag ganun yung gagawin natin. Kasi nga, limitado na masyado ang ating awareness. So, according kay Rollo May, ang anxiety is nararanasan ng lahat ng tao, whether you're healthy or not, because that's part of our existence in this world. In itself, anxiety brought by our alienation from our dasein and the possibility of non-being is not inherently bad. Ibig sabihin, okay lang magkaroon ng anxiety. In fact, meron nga tinatawag na normal anxiety si Rollo May na kung saan sinasabi niya na kapag nagkakaroon ng challenge sa ating eigenwelt, midwelt, or umwelt, eh natitreaten tayo. For example, nadiskubre ng isang tao na hindi siya para sa architecture, ang totoo is para sa psychology pala siya. So that is eigenwelt. Nagkaroon ng threat dun sa eigenwelt niya. It is normal for that person to feel anxious, and that is normal anxiety. And kapag inaccept niya yung feelings na yun of anxiety over that threat in his or her eigenwelt, eh, pwede siyang magbago. Pwede niyang baguhin yung sarili niya para mas maging siyang better as a person. Ngayon, nagiging masama lang ang anxiety kapag dinideny natin ito. Kasi pag dinideny natin ito, ang tawag dito is magiging neurotic anxiety na siya. Ibig sabihin, imbis na magbago para mawala yung threat, eh, magdo-double down ka pa. No? Sasabihin mo, I am correct. No? I am an architecture student. To the point na magiging rigid siya, and dahil sa rigidity na niya na yun, eh hindi siya magiging connected sa kanyang eigenwelt. And dahil hindi na siya connected sa kanyang eigenwelt, yung anxiety niya is tataas, hanggang sa magkaroon na siya ng neurosis or neurotic trend. So the more na na-alienate tayo sa ating dasein, eh the more na nagkakaroon tayo ng feelings of guilt. So ano ba yung feelings of guilt? Ito yung nararamdaman natin kapag hindi natin na-reach yung full potential natin sa ating dasein. So kapag hindi accurate yung pagkilala natin sa ibang tao or yung mga relationship natin sa kanila, kapag hindi natin masyadong nakaka-connect yung nature, and kapag hindi tayo masyadong connected sa ating self, nagkakaroon tayo ng guilty feeling kasi alam natin kapag hindi natin na-recognize yun, hindi natin na-fulfill yung full potential natin. Same with anxiety, hindi naman yun inherently bad. Yung guilt kasi pwede niya tayong i-force to become humble enough para ma-realize natin na, oh, we need to work on this, we need to work on that. Yun nga lang, again, nagiging problem siya kapag dinideny natin yung guilt na to. Kasi pag dinideny natin yung guilt na to, we feel like nothing is wrong, nothing is out of the norm, magiging defensive na naman tayo. And in this defensiveness can manifest in different psychopathological symptoms like being sexually impotent, being depressed, sadism, and inability to make our choices. So ang human condition is basically we are in the world as a being in the world or dasein. Being in the world also means that there's a possibility of non-being. And that is true. Someday we're going to die. And being in the world and the thought of non-being will bring anxiety sa isang tao. And this anxiety can lead to guilt.
kapag masyado tayong naging defensive sa mga buhay-buhay natin. That is our destiny as a human person, no? Na merong awareness of existence. Pero whether we accept this destiny or not is also our choice. Because after all, existentialism also states that people are free. Pero ano nga ba yung freedom and destiny? So to explain what is freedom and destiny, let us have some image in our brain para makatulong sa pag-explain. Imagine caterpillars na nakakulong sa isang jar. So marami silang caterpillars, nasa isang jar sila, and then meron silang plant doon. Yun yung source of food nila. So in this image, the destiny is represented by the jar. And of course, human beings are represented by the caterpillar. So ang destiny ng mga caterpillar is makulong sila sa jar. Mga caterpillars naman, we can imagine that they have some feelings about their captivity. Pwede natin ma-imagine na yung iba sa kanila is na-anxious or lahat sila na-anxious dahil nakakulong sila sa isang jar. Now, ang mga caterpillars na to, they have multiple choices. Siguro yung una nilang choice is just to deny na nakakulong sila sa isang jar and pretend that everything is normal, everything is fine, kakain na lang sila. O kaya naman pwede silang mag-decide na tanggapin na lang na forever sila nakakulong at wala silang magagawa. Or pwede din naman na sabihin nila na I know my destiny, magiging akong butterfly someday and kapag bubuksan na ng tao yung jar na ito, is pwede akong lumipad at lumaya sa jar na ito. So, caterpillars have multiple choices. And caterpillars represents human beings. We as a human beings are destined to die, are destined to have this life, and we have the choice kung tatanggapin lang ba natin to, ide-deny natin to, or i-challenge natin ito. That is freedom. The ability to choose kung ano ang gagawin natin about our destiny. So as you can see, freedom and destiny, they go hand in hand. To make it more general, again, our final destiny is death, but part din ng destiny natin is yung mga biological properties natin na never nating pinili, like our genes, our intelligence, our gender, our size, our strength, our talents. So that is part of our destiny. So once na natanggap na natin yung destiny natin, kung sino tayo as a person, eh pwede na nating i-challenge itong destiny na ito. Kasi kapag nalaman na natin kung ano yung mga strengths, yung mga weaknesses, yung mga limitations, yung mga privileges natin as a person, eh mas madali na lang tayong mag-decide ng mga bagay-bagay na makakabuti para sa atin. And kapag tama halos lahat ng mga choices na ginagawa natin sa buhay, exercising our freedom, eh mas mataas yung chance na magiging healthy tayo as an individual. Now, on the other hand, kapag dininay natin ang ating destiny, hindi natin alam kung anong meron tayo, hindi natin alam kung saan tayo papunta, eh may tendency, nagagaya na lang tayo sa iba't ibang mga taong nakapaligid sa atin. So sa mga tao, ang pwede nilang gawin is susunod na lang sila sa kung anong uso. Susunod na lang sila kung anong sinasabi ng ibang tao. Kasi nga, sila mismo, hindi nila alam kung anong destiny nila. So, parang kung sasakay sila sa jeep na ito, eh, sasamaan sila sa jeep na yon, papunta sa destination nila. And then, parang mag-wander na lang sa mundo without any directions. Sa pag-wander mo is masasayang yung oras mo. And then, eventually, one day, marirealize mo na lang na takot ka na kasi malapit ka ng mamatay. At dahil sobrang takot mong mamatay, eh nakalimutan mo na kung paano nga ba mabuhay. Ang existential psychology is a interesting way of explaining why people are feeling empty inside in this modern world. Kasi nga, dahil nga sa modern technology, eh nagkakaroon ng alienation sa ating self. Kasi nga parang minsan nagiging pagpapanggap na lang lahat ng ginagawa natin sa social media. And then nagkakaroon din ng hindi magandang relationship with the world because we are destroying nature, literally speaking. And then also, nagkakaroon tayo ng alienation with other people. Yes, we are talking, we are chatting, we are calling each other. But then again, how deep is our relationship with other people? So, this existential psychology can explain bakit ganun, bakit may emptiness. It's because, yun nga, hindi natin na-fulfill yung maximum potential natin. But, there's a solution. It's actually to accept this guilt, this anxiety, and then do something about it.
So ayan, napag-usapan natin si Rollo May. So isa siya sa mga pinakamabigat na philosophers or theorists, no? Actually, he prefers to be called philosopher psychotherapist. And to be honest, nahirapan akong isulat yung script nito since very very philosophical, hindi siya concrete masyado. But anyway, I hope you enjoyed. I hope you still learned something. Maraming salamat. So huwag niyong kalimutang i-like at i-share itong video sa mga existentially dreadful niyong friends. And huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa ating channel. So maraming salamat sa panonood, and hanggang sa muli, paalam. Bye bye. Ay, paano ko i-edit to?